sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up, kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon, nandito ulit tayo sa channel ni Showbiz Fanatic. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako, guys. Let's go! Kakamali, basta may 300. Private invite yun. Ganun kauhaw ang kaumbayan sa pagtitipon dahil sila ay nabudol. O, ano sabi pa ko ni Duterte? It was a decision made entirely by the Maisip volunteers in the said two places without the knowledge and imprimatur of the Maisip organizing committee. This is true. Okay, the members of Maisip leadership as just as surprised as the rest of the country when they saw it on the first time. Exactly. Paninindigan ko yan. O kayo dyan sa TAPS. Diba? Kayo dyan po sa ano. I respect you guys. Pero kami dito, wala kaming time sa mga ako wala akong time sa accreditation na yan. Magsasubmit ka ng mga kachuchuchuchu. Kaya masabi ko kay Palanga, kay Sandra, kay Charlene, una, ito ha, sabi ko sa inyo, na high blood sila. Ano ba ito? Tayo na lang nagsusuporta dito sa Maisip. Meron pang hinihingi papel. Ang advice ko, forget about it. Go! Mag-celebrate tayo. Bakit? Ano ba ang ano natin dito? Sa ano na to? Diba? Parinig lang naman natin ang ating hinaing, ang ating damdamin. Bakit pa kami magsulat-sulat ng ganyan? So wala talaga kami kinalaman dyan sa inyo sa Maisip. But we're supporting you. Okay? Sabi ni Pangulong Duterte, as expected, the Marcos administration swiftly challenged the authenticity of the so-called Pulboron video, saying that obviously fake video is again another maliciously crude attempt. Ito yung sinabi kanina. Ah, sinabi pa ni to destabilize the administration. Ah, si Marcos pala nagsabi dito. Oh, yan. Na-discussan natin yan. Sabi ni pala ni Pangulong Duterte, first, the Marcos administration's feeble attempt to dismiss the video by simple denial actually reinforces the simmering suspicion of the President's Marcos Pulboron addiction. As any lawyer knows, alright, denial is the weakest form of defense. Exactly. It has to do better than that. Kaya nga, dapat bago kayo nag-deny, nagpa-authenticate muna kayo. Sabi ko nga sa inyo, ganun ba? Titignan mo lang. Ay, AI to. Meron akong ginagamit na, nakita niyo yung ano, yung sumasigaw sayaw ng mga AI app. Diba? Yung mga, na, diba? May mga ganun. Yun ay AI. Pero ito, AI. Pero ito lang po, mga kababayan, ang gusto kong sabihin sa inyo. Bago ko po nilabas ito, pina-authenticate. Ngayon, asan yung authentication? Bakit ko bibigay sa kanila? Kayo maghirap. Diba? Nasa inyo ang burden of proof. Hindi lahat kayo dyan ng mga ngagpa. Diba authenticate ninyo? Diba magagaling kayo? O na magkalaman kayo? Ah, sabi ko nga, willing ako, kontakin ako ng American bukas eh. O mamaya. At gusto ko mailagay yung pangalan ko sa dyaryo lahat. Sa lahat ng mainstream na si Maharlika, may isang Maharlika na naglabas ng video. E sabi nyo, deepfake. E sabi nyo, peke. Paano yun? Diba? O yan, mga ngagpa. Ano siling ni Pangulong Duterte direct? O sabi ni Mayor Duterte. Okay. Alright. Even the ordinary man on the street knows that the best way to put the issue to rest is for President Marcos to undergo a hair follicle pulmonary test. Okay? When undertaken by a credible drug testing, sabi niya, a negative result would erase all doubts once and for all. Ganun sa yung panganawala ni Pangulong Attorney Vic Rodriguez. Sabi ko nga, ulitin natin, kung kaya ni magmanibangag ng 2 minutes, more than 2 minutes na pulmonary test na questionable na, ganun, narinig nyo naman doon sa PDEA leaks hearing kung paano i-cover up na makasabot nila doon ng mga butanding. Alright, go. Ayan, sabi ni Pangulong Duterte, instead of doing that, however, President Marcos responded either refined laughter, feeble denial, or complete, diba? Tinanong siya noon, yung unang-una sinabi ni Pangulong Duterte na siya ay nagpupulboron. Nakapenta din pa yung Pangulo. Diba? Tapos, hindi siya sumasagot, hindi siya sinasabi na, ito, hamunin kita, Marcos Jr. Dapat dun sa SONA, nanumpa ka. Ako po, si Marcos Jr., malinis po aking sistema ni isang powder ng WPS na isang white powdery substance ay wala pong nananalaytay sa dugo ko. Bakit hindi yan ma-deny-deny ng bangag na ito? I mean, hindi niya masabi-sabi at ng kanyang pamilya. Senator Aimee, magsalita ka na. Hindi mo na ito napigilan. You have to speak up. Or else I will say something. Yes, you have to speak up. Hindi pa po, ito simula pa lang. Ha? May alam si Senator Aimee Marcos dito. Diba, Senator Aimee, matagal mo... Okay, hold na lang natin yan. I-reserve natin yan. May mga marami tayong panahon. Marami tayong araw. Okay? Sabi ni Pangulong Duterte, with due apologies to all the experts who vouch for the authenticity of the video, the refusal of President Marcos to undergo the hair follicle pulboron test is the best proof not only of the video's authenticity but worse, his pulboron addiction. Yun nga eh, bakit ayaw nyo yan ilagay dyan sa gitna para scrutinize ng taong bayan? Diba, accountable siya dapat sa taong bayan. And out of transparency, ipakita niya mga palangga. Congratulations, we're 20,000 live viewers right now. Ngayon, mga palangga, bakit ang hirap-hirap gawin ni Marcos Jr. kung kaya niyang magbartik-bartik, kung kaya niyang mag-absent? Remember, noong December of 2023, nagbangag-bangag siya habang nililindol sa Surigao at nagkaroon ng bang-bang-bang sa Mindanao, di ba? Mindanao State. 5 araw siya na wala nun.
Eh ang pagte-test, wala pang isang araw, hindi abutin ng isang araw, oras lang. O ilalive niya. Parang once and for all, malinaw sa taong bayan na, you know, edi, murahin niyo ako lahat. O ito ng challenge ko sa inyo, sa lahat na nanonood. Pag nagpakita si Marcos Jr. ng hindi altered result, yung talagang independent na mag-test sa kanya, tatanggapin ko lahat ng hura ninyo. But that's not gonna happen. You know why? Hindi man yan gagawin eh. Kasi takot siya sa sarili niyang multo. Kasi kung gusto niya malinis ang kanyang pangalan, which is sobrang dubyot, matagal yan ang ginawa. Bakit ayaw gawin ng isang tao ang magpapulburong test kung siya ay zero substance? Diba? Eh ako nga ginawa, dami kong pinagbibili. Actually, may schedule pa ako na ano eh. Remember, I told you, sabi ko, may schedule pa ako ng hair follicle. Nagbayad nga ako 100 something yun eh. Ako, cancel ko nga pala yun. Okay, or gagawin ko ulit. Gagawin ko ulit for the sake of our vlog. Nakaregister ako doon. Kaya inisip ko, parang pinahirapan ko na yung sarili ko, pupunta ako sa center. Eh, alam ko naman di ako nagpupulburon. But for the sake ninyo mga palangga, I will do that. Nag-test na tayo ng kit, diba? I will do that. Pag sobrang busy na kasi ang buhay, but I will do that. I will tell you when. Okay, the denial issued by Department of National, this is a statement of Pangulo Duterte. The denial statement of DND is a slap in the face of every patriotic and honorable soldier who lives by the military's highest code of conduct. It is bad enough that the DND has to do the dirty job of issuing the denial. It is worse that in doing so, it has become a party to a despicable act that it should have been fighting against in the first place. Truly, DND. Di ba yan lang kaya niyong gawin? Pagkakita niyo ng picture, ng video, ay fake to. Ay, destabilization attempt to. Ganun kayo kabilis mag-react, hindi kayo gumagamit ng utak. Di ba may proseso yan? Na mag-invite kayo na expert. Kung kaya ni Lisa Tanas mag-invite ng mga Romania, ng mga foreign, nung election, ng mga kasabote sa Pandaraya, at yan, nakalagay yan sa mga affidavit ni Atty. Glenn Chong, eh kaya niyo rin mag-invite ng mga expert para mag-authenticate dito. Doon sa mga nagpapanggap na kaibigan ko, okay, mga nag-message sa akin, hindi nyo ako kayang putuin. Alam ko galaw nyo, okay? Kaya tigil nyo yan. Dahil kilala ko ang mga hibla ninyo. I'm just being nice. Tigilan nyo ako sa mga kahitaran nyo. Alright. Sabi pa ko na Duterte, it is strange that instead of confronting the president about it, referring to the military, DND and everything, the mainstream media, who once proudly boasted as the freest press in Asia, has chosen to look the other way. Kaya nga, ano sa mga media? Dati kayo, Marcos Bangag Marcos, ganito ngayon, tahimik kayo. Bakit? Sinong manalan na ba kayo ng pera ni Liza Tanas? Wala na tayong pag-asa dyan sa Philippine media. Kaya nga sabi ko, ito, mamaya na, if subsequent events prove that these pulburon habits are in the true, they will forever be haunted by the memory of having contributed to the massive cover-up of his criminal activities. Kaya nga sabi ko, kayo na mga pumuprotekta kay Bangag Jr. Okay? Sana kayo ay pagbayarin ng inyong mga, well, ayoko nang tayo, matagal pa yun, nagbayad na kayo lahat, na pinuprotektahan nyo ang isang NAGVA. Diba? Napaka-simple lang gawin ito. Ang inyong trabaho, diba? Ang daming perang nanakaw ninyo, simpleng expert to authenticate, hindi nyo kayang mag-invite. Okay, challenge again, naisip ko lang. Para talagang kutsain si Marlica ng taong bayan, Marlica, niloko mo kami, mag-invite kayo ng forensic investigator from here, from ever, saan nyo gusto, mag-invite kayo at magpa-preson kayo. Okay, right now, we are investigating this deepfake chuchuchu video, invite nyo lahat. Invite nyo lahat ng media ng international kasi gusto nyo ako talagang patumbahin, gusto nyo akong gurgurin, di ba? Invite nyo lahat, tapos eat live telecast to, invitahin nyo lahat ng mainstream media, pati international, para si Maharlika ay talagang i-crucify, di ba? Ng mga tao. I am waiting for you, mga gagawin nyo. I'm giving you 3 days to do that. Invite the experts, you call the US government, di ba? Oh, I'm giving you 3 days. Napakabilis na. Gawin nyo ha, I'm waiting. Na gusto ko mailagay ako sa lahat ng dyaryo. Gusto ko mailagay ako sa lahat ng mga broadcasting companies na ako ay nagpakalat ng deepfake na yan. Yan ang gawin nyo. Assignment ko yan sa inyo. Challenge nyo. Pag hindi nyo magawa yan in 3 days, ibig sabihin bangag kayong lahat. You, military, AFP, PNP, yan yung mga nanonood. Kaya challenge ko po yan sa inyong mga boss. 3 days. I-expedite nyo lahat ng galing nyo. Lahat ng pera ng bayan, i-expedite nyo. You call all the experts. At magsasagutan tayo ng bonggang-bongga. Well, anyway, ano yung sasabihin na si Marcos Jr. yun? Eh, dininay na nga ni Avalos na ang layo, hindi yun si Presidente. Eh, bakit nga naman pala? Bakit pa kayo mag-hire ng experts, by the way? Kung mismo sinabi na ni DILG, ni Avalos, na hindi si Marcos yan, hindi yan si Presidente, kasi ang layo. So, what's the point? Nonsense, di ba? Pero ang gusto nyo lang, pagtakpan, sabi nga ni Pangulong Duterte, di ba? Gusto kung patuloy ninyo i-cover up itong Presidente nyong NAGVA, then dapat managot talaga kayo sa bayan. Okay, sabi ni Pangulo Duterte, the shameless act of legislators from both Senate and Congress to stand with President Marcos at this time of moral and legal crisis will forever be remembered by our people. They had this chance to be on the right side of history, but they just wasted this chance. Exactly. Yung mga lumamon doon sa Congress at Senate, kasama mga kabit, lahat ng mga tiyotang dinimes ninyo. Diba? Na umaayon kay Bangag, amay saltik din kayo. Diba? Kasi, nakikita nyo na sa inyong mga mata, ay sa inyong mga kapaligiran, kung anong ginagawa, well, what do you expect? Ang kinabang yung mga hinayupak na yung mga yan. Okay, malapit na.
by. This act showing in public what had been long whispered in private, the men and women of Maisog have proven themselves worthy to be called Filipinos. They have exposed themselves to danger and harm, but they are ready to make the sacrifice to rid this country of a head state that is an embarrassment all over the world. Thank you, Pangulong Duterte. Mga kababayan, ano ang mapapala ni Maharlika? Walang Pilipino o tao na ilalagay sa peligro ang kanyang buhay na i-expose ang pinakamataas na pwesto sa isang bansa, katulad ni Bangang Junior. Walang taong gagawa niyan na mag-iinvento ng kwento para banggain ang mga mastermind ng Cindy, Kato, and Mafia. Walang taong matino na babangga sa isang polboronic. Sino lang ang taong babangga? Ako. Why? Kasi magkaibigan kami dati. The reason why hindi ko sila tinitigilan dahil sa pangako nila sa akin sa inyo na ibabangon ang kinabukasan ninyo. Nakabuwis, I mean, nakaatang ang buhay ko na anytime pwede nila akong gurgurin. Okay? Sino ang matinong babaeng maalindo? Dapat may ganun. Ang gagawa ng ganito na isa lang ang kanyang buhay. Kung ito ay trip-trip ko lang, di ba? Trip-trip ko lang, gusto ko lang magpapansin. Walang matinong tao, pero ito ay tunay na laban para sa aking mga kababayan dahil minsan kayo ay na-influensyahan ng ating mga vlogs na si Marcos Jr. ay ibangon kayo pero binigo kayo. 2 taon na ang kasinungalingan niyang 1 million a year na bahay, niyong 140,000 na bahay hindi pa maitayo at walang mga facilities para sa mga tao, mga palangga natin na yung mahirap para dito sa low-cost housing na ito. Na nga, ang pangako sa bugas, na nga, ang pangako sa mga OFW na ang OFW kapag siya ang naging presidente, by choice na lang ang pag-abroad, hindi by necessity. The reason why I am speaking here sa harap ninyo, dahil sa pambubudol sa akin, pambubudol sa inyong lahat, at sabi ko nga, lahat tayo mamamatay mga kababayan, una-unahan lang, at isang buhay lang, pero dito sa buhay ko sa mundong ibabaw, isinugal ko na para labanan ang mga gantong klaseng uri ng gobyernong nagba. Ano? The next, sabi ni Pangulong Duterte, the next few days will be very... Okay, nabasa ko na yan. Ay, hindi pa pala. Okay? The next few days will be very crucial to every Filipino and the Filipino nation. It will require every citizen to decide whether to be part of those who seek the truth and those involved in the cover-up. It is a choice between standing up and demanding that this country enforce the law without fear or favor, hiding in fear and self-preservation. Ulitin ko, isang beses ka lang mabuhay. Men and women in uniform. Unless you are for your vested interest. Ikaw ay para sa pansariling kapakanan. Ako, anong mapapala ko dito? Sumusweldo ba ako sa gobyerno? Nada. Kayo, pakain kayo ng bayan. Kayo mga matataas na general, pasweldo po kayo ng bayan. Alam ko marami pang mga magagaling na mababait na general. Iilan lang naman yung mga masasama dyan. Pero mas marami po kayo. Nakikita nyo po, ginagawa sa inyo. Yung PSG, mismo kumukolekta ng pera binibigay kay Lisa. Diyan sa pag-gor, yan isa sa mga expose ko. Maawa naman kayo sa bayan ninyo. Ako, babae ako. Wala akong pakinabang dito kundi kagurguran ang kahinatnan ko. What are you doing, sir? Ano ginagawa ninyo? Patuloy kayong mag-cover up dito sa mga kabangagan na ito. Mismo na rin sila umamin na yung video na yun ay si Marcos Jr. na hindi ko nang pinangalanan siya. Sabi ko lang, kayo ang humusga. Hanggang kailan maghihirap ang Pilipino? Ha, samantalang kayo, ang mga anak ninyo, mga tiwali, ito, I'm talking to you ha, yung mga palangga kong mga men and women uniform na hindi naman mataas ang inyong mga posisyon, na hindi naman kayo nagnanakaw sa kabanang bayan. Itong mga general na mga tiwali na pinapalamo ni Bangang Junior, ang mga anak niya nag-aaral sa London, sa Amerika, sa Australia, samantalang kayo po, kayo, ang mga polis, yung 650 ninyo na rice subsidy, ninakaw pa ng pamunuan ni Marville, tinanggal pa yung 50 pesos. 650 na nga lang yun, a month, tinanggal pa nila yung 50 pesos. Pero dahil madami kayo, 280,000, that's equivalent to total of 11 million a month. Hindi nyo masyado nararamdaman yan, sir. Mga kapulisan kasi, ano ba naman yung 50 pesos, di ba? Pero yung impact sa kanila, ang laki. Nakakabili sila na bayi sa iba't ibang mga bansa na papaaral. You know that already. Manindigan kayo. Pero kung gusto nyo pa rin talagang mga bangag ang namumuno sa inyo, anong magagawa ko? You, the Filipino people, will decide kung gusto nyo mag-speak up. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po sa I2K. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.